Hi guys! Welcome back sa aking channel. For today's video, isishare ko sa inyo yung mga napamili ko sa Shopee nitong kakatapos lang ma-sale. Yung Shopee haul na ipapakita ko sa inyo guys is yung mga binili kong for Christmas gifts sa mga bata, sa mga pamangkin ko, sa mga inaanak ko. Hindi naman masyadong marami itong haul na ipapakita ko sa inyo from Shopee. Pero, I think pwede na rin naman siyang gawan ng ano, pwede na rin naman siyang i-film as a haul. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga napamili ko para magkaroon kayo ng idea for Christmas gift, just keep on watching. So, let's start. Umpisahan na natin. Bali, ito guys, ito yung pinakauna. Kaya, ganyan na lang yung plastic niya kasi talaga, na-film ko na to dati. Kaya lang, inulit ko lang ngayon. Ang cute, diba? Hello Kitty to na duffel bag. Malaki siya. Hindi ko alam kung ano yung exactong size niya, pero ganyan siya kalaki. Meron siyang hawakan na ganyan. Tapos, meron siyang zipper dito sa likod. Ganyan. Tapos, meron siyang lalagyan ng sling dito. Merong ano to eh, may tali. Eto guys, meron siyang sling na ganito. Pwede siyang ilagay dito sa gilid. Re-regalo ko to sa pamangkin ko na mahilig sa Hello Kitty. 8 years old na yung pagre-regaluhan ko na ito. And favorite niya kasi si Hello Kitty. Kaya itong Hello Kitty na duffel bag yung naisip kong ibigay sa kanya. At saka, mas ano kasi to, mas magandang ipangregalo yung mga ganitong bag sa mga bata, sa mga inaanak natin. Kasi, ito kasi hindi siya parang damit na alam mo yun kapag naliitan na, hindi na nila magagamit, di ba? Unlike pag ganitong mga bag, kahit hanggang paglaki-laki nila, magagamit pa nila to ng matagal. So, ayun, yun yung una ko nabili. Next naman is itong mga bags. Ayan. Ano to, mga character to sa ano, sa Paw Patrol. Favorite kasi ng baby ko to. Yung anak ko kasi, meron na siyang Paw Patrol na bag. Si Chase naman yung sa kanya. So, yung tatlo ko pang kids na pamangkin, naisip ko na ito na lang din yung ibigay ko sa kanila para terno-terno sila. Meron silang pare-pareho na Paw Patrol na bag. So, ayan. Ito si Rubble. Ito si Rocky. Ito naman si Marshall. So, ayan. Yung material nito, guys, para siyang, ano, yung cloth. Yung parang velvet siya. Malambot siya. Ganon, hindi siya masakit sa likod kapag sinuot ng mga bata. So, perfect top for Christmas gift. Ayan. Nabili ko to for 150 each lang yata. Nakalimutan ko na. Siguro ilalagay ko na lang yung price sa description box. Ayan siya. Yung duffel bag pala kanina, nabili ko yun for 100 something lang din. Less than 200 ko lang yun nabili. So, next naman, ipapakita ko sa mga nabili ko is ito. Ito yung pangalawang bag ng Shopee. Hindi ko talaga tinanggal sa balot kasi baka mamaya isipin ng iba. Chine-channeling ko lang, diba? Char. Yun siya, tatapos ko na. Ito siya, ay. Acrylic siya, nalalagyanan ng lipstick, guys. Ano yata ito, 24? 24 yung pwede mong lipstick na ilagay sa kanya. Ganyan yung itsura niya. Para siyang glass. Okay naman siya. Medyo manipis lang yung pagka-glass niya. Sabagay, mura lang naman kasi ito. Ayan siya. So, ayan. Next naman is this one. Bumili ako nitong fan brush. Hindi ko pa ito nabubuksan. Papakita ko na lang sa inyo. First time ko magkakaroon ng fan brush na ganito. Kaya bumili ako. Gusto ko lang siyang i-try. Yung bristles niya malambot naman. Pero hindi ko masasabi kung durable ba siya. Kasi syempre lalabhan mo siya. Hindi ko masasabi pa kung matibay siya. So next naman sa nabili ko is this one. Real Techniques. Sobrang usong-uso nito guys. Ang dami ko nakikitang mga YouTubers na bumibili nito. Less than 100 pesos lang to, 50 pesos lang yata. Gusto ko siyang itry kasi may mga review ako nakikita na maganda naman daw yung performance niya. Meron kasi akong sponge, blending sponge na nabili ko sa
sa Mumuso, pero hindi ko gusto yung quality niya. Hindi siya nakaka-absorb ng ano ng foundation and ang hirap mag-blend. Ito kasi hindi ko lang alam. So ng mga nakikita kong reviews kasi okay naman daw siya. So ayan, malambot naman siya. Ewan ko lang kung ano yung magiging quality pa niya pag binasa ko siya or kapag nalagyan na siya ng mismong product and kapag pinang-blend ko siya. So ayun, bumili ako para lang i-try. So next naman ay ito. Ano to guys? Teka, buksan natin. Brush. Uy, grabe. Ngayon ko lang talaga binuksan. Ay, ang cute! Uy, in fairness, malambot siya. Malambot siyang brush. Ah, tapos nagaganon siya, oh. Close, open. Close, open. Ganyan. Tapos, pumili ako nito, guys, kasi ano siya, nabasa ko dun sa description of pang travel nga siya. Maliit lang, tapos may takip. Oh, ganyan lang siya kaliit. Yung color pink sana yung pipiliin ko kasi may pink nito pero na out of stock na. Kaya itong parang marble green na lang yung pinili ko. Pero maganda naman din siya. Ang importante guys, pag bibili kayo ng mga brush, is yung malambot. Pero ito, mukhang malambot naman siya. Mukhang maganda naman. Ang bantot lang. Medyo hindi lang. Amoy ano siya? Amoy plastic, amoy chemical yung amoy niya. Pero, lalabahan ko muna to bago ko gagamitin. Ito, nabili ko to for 40 or 60 pesos lang yata. Ang ganda niya, oh. Pwede siyang pang powder. Pwede rin pang blush to feeling ko. Kasi, maano naman siya, oh. Madaming hair. So, ayun na. Next na, is ito. Bumili ako nitong hair hair velcro. Ayan siya. Bumili ako nito na tatlo and hindi ko yun na-expect kasi na sa isang pack pala, dalawa na yung laman niya. Ay, bakit may brown? Puro pink yung in-order ko eh. Dalawa na yung laman niya. Ganito siya guys. Ganito siya ginagamit. Pang ganyan, pang baby hair. Para pag mag-make. Ay, ano ba to? Ba't hindi tumitikin? Ganyan. Headband lang ko. Itong headband ko pala, hindi ko to nabili sa Shopee. Nabili ko to dito lang sa store na malapit sa amin. Ang cute lang niya, di ba? So, next. Next naman is ito. Ano ba to? Brush protector. Yung nakalagay sa description dun sa Shopee. Yan, bumili ako ng 4, 5, 6, 7, 8. Bumili ako ng 8. Hindi ganyan karami yung mga brush ko sa totoong buhay. Bumili lang ako ng marami para in case na magkaroon pa ako ng mga brush, di ba? Mga tools. Meron ako lalagyan. Ayan siya, ganyan. Next naman na nabili ko is this one. Isa lang talaga dapat yung bibiliin ko nito. Pero para lang makumpleto ko yung for free shipping. Bumili na ako ng dalawa. 16 pesos lang naman to. Ito yung, ang brand niya is Plaque Cream Natural Creams Auto Brilliant Polish White. Parang ewan ko kung paano to gamitin. Ini-spray lang siguro to sa leather na shoes na color white. Tapos mamumuti na siya. Mamumuti. Hindi panlinis kasi to ng white shoes. Leather shoes na white. Kaya, bumili ako. Gusto ko lang siyang i-try. Ayan siya. And next naman na nabili ko is this one, yung Acne Pimple Master Patch. Ayan siya. Bumili ako ng isang piraso. Itatry ko lang muna. Then, next naman na nabili ko. Ito, guys. Nabili ko to sa ibang shop. Magkaiba dun sa shop na napagbilan ko ng mga makeup tools. Tapos, next naman is this one. Yung Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. Itong naka ganito ang binili ko. Diba merong mga nakatab? Yung ganito talaga ang binili ko. Packaging. Kasi mas hygienic to. Para hindi mo na siya kailangang iskupan, mag-scoop, or kamayin. Mas maganda to. Mas hygienic. Ayan. Kasi problema ko ngayon yung mga, ano ko, yung mga, ang tawag to, yung mga pimple scar. Ang dami kong pimple scar ngayon, moms. Yan, kung nakikita ninyo, basta marami dito. And marami ako nakikita mga reviews na effective daw to pantanggal ng pimple marks. So, itatry ko siya. Yan. Nabili ko to for
250 pesos lang yata. And next naman na nabili ko is this one from Etude House Drawing Eyebrow. Ayan siya. Tignan natin. Ganyan yung pencil niya. And isa-swatch ko siya. Ay, ang tigas. Bakit ganun? Ayan, color black yung pinili ko. Tatry ko nga. Para kasi ganyan eh. Try natin siya. And then, ang maganda sa kanya is ganyan siya kapag nilagay. Parang dinugtungan ko lang ng konti yung ano ko. Meron siyang spoolie na kasama. May pok na to. So, ayan. And then, next naman na nabili ko is this one at saka itong slippers. Ay, baliktad. Ganyan. Meron siyang fur. Malambot siya, guys. And marikina sandals to. Kaya, nag-expect ako na sana matibay siya. Ayan siya. This is only, magkano ba to? Basta nasa 100 plus, less than 200 pesos. Mura lang to, guys. Size 9 ako. Yan. Malaki siya. Less than 200 lang to. 100 pesos lang nga yata to eh. And then, bumili rin kami ng para sa tita namin. Yan. Regalo na namin to sa kanya sa Pasko. Dadagdagan na lang namin iba pa. Ay, meron pa pala dito. Teka, pasada. Pumili pala ako, guys, na ako ng brush set. Ayan, ito yung palagi ko nakikita sa mga YouTubers, mga nagme-makeup dyan. Kung ano mga pinagbibili ng mga makeup brush. So, ako naman, nainganyo rin ako, no? Kaya bumili rin ako. Bumili rin ng mamshi nyo. Ay, teka, dumikit yung sa plastic. Ito siya. Oh, ang ganda. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng kanyang handle. Ang ganda nung design na nakuha ko. Marble siya na ganyan, black and white. And then, ewan ko kung anong klaseng material nito. Pero mukha naman siyang matibay. And in fairness, ang lambot. Ang lambot ng ano niya, ng bristles. Wow. Mukhang totoo nga yung mga nakikita ko sa mga haul ng mga YouTubers dyan na bumibili ng ganito. Susubukan ko to sa mga next videos ko. Bali, meron siyang 5 na eye makeup brush. Yan siya. And meron namang 5 din na for blending. Siguro, ano to, for blush. And then this one is for contour siguro to. Wow, ang lambot. In fairness, nahihirapan ako. Ito, ano siguro to, powder brush. Ay, ang lambot. At saka mukhang ano siya, mukhang hindi siya naglalagas. Oh, powder brush. Ito yung ayan o, yung parang stippling brush ba yung tawag dito? Pang blend ng liquid foundation. Ayan siya. Then this one. Pwede rin tong blush brush. And then pang contour na rin. At saka pang highlight pwede rin to. So parang ang elegante kasi ng design niya. Marble siya na black and white. May color pink din na ganito pero naubos na. Kaya ito na lang ulit yung pinili ko.
And then, next naman sa nabili ko is this one. Ito siya, supply. Ito natin. Uy, ang cute! Meron siyang salamin na ganyan. Tapos, ganyan yung pinaka-suklay niya, yung bristles niya. Subukan nga natin. Wow, masarap siya sa buhok. Ano siya? Nakita ko sa description nito, parang pang, ano siya, yung pangtanggal ng mga buhol sa buhok. Kaya bumili ako kasi laging buhol yung buhok ko, no, Mams? Lagi na lang buhol. Lagi kasi ako sinasabunutan ng anakis ko. So, kailangan ko talaga to. And, maganda siya for travel, ha? In fairness, so, tignan nyo, may kasama na siyang salamin. Ang ganda. Bet ko siya. Ang sana lang, ang wish ko para dito, wow, wish. Sana hindi umiipit yung buhok doon sa gilid. Kasi usually ng mga hairbrush na na-try ko na, alam mo yun, kapag ginagamit mo siya, yung buhok mo umiipit talaga dito sa gilid. Kaya masakit siya sa buhok, masakit siya sa amit. Pero tignan natin, cute naman siya. Nabili ko to for 60 pesos lang. So, next naman sa nabili ko is ito. Ang dami ding bumibili nito. Grabe. Yung falsies sa Shopee. Nabili ko to for 45 pesos lang. Isang pack lang muna yung binili ko. Kasi hindi naman talaga ako gumagamit ito. Gusto ko lang siyang itry. And hindi rin talaga ako nagfo-falsies, no? Itatry ko lang talaga. Wow, ganyan siya. Gusto ko lang ma-experience mag-falsies. Pero hindi talaga ako nag-falsies. Kahit may okasyon. Since 45 pesos lang naman, why not, diba? Try natin. Tapos na ang aking haul. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga bagay-bagay na mga pwedeng pagbibilhin natin sa Shopee, no? Dahil masarap talaga mamili sa Shopee, lalo na kung malayo tayo sa Manila, like ako, na hindi naman ako palagi nakakaluwas sa Manila. And alam nyo ba na yung ibang mga seller pa sa Shopee is mas mura pa kaysa sa Divisoria. Kaya feeling ko kahit na taga Manila ako, siguro mas preferred ko na lang na bumili sa Shopee. Kasi alam mo yun, less hassle, hindi ka na magta-travel, hindi ka makikipagsiksikan. Diba? Parang mas maganda, mamili-mili ka lang doon sa application nila, makakapili ka na ng mga murang gamit. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo dito sa video ko. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and like this video kung nagustuhan nyo. So, bye!